Tila inamin ni Pangulong Duterte na ang kasalanan lamang niya ay ang extrajudicial killings. Kaugnay pa rin ito sa ilang mga namatay na suspect sa kampanya kontra ilegal na droga. Gayunman, kaagad kumambyo ang Pangulo at iginiit na walang ebidensya para ipukul siya sa pagpatay. Si Vin Pascua sa detalye. Para bagang inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na kagagawan niya ang mga umano'y extrajudicial killings ng mga suspect sa kampanya kontra ilegal na droga. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga bagong career government officials sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na tanging ang ipinupukol sa kanya ay ang issue ng EJK. Anong kasalanan ko? Magnakaw ba ako dyan? Ni piso? Kina? Did I prosecute somebody na pinapakulong ko? Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Gainman, kaagad kumambyo ang Pangulo at iginiit na walang ebidensya para ipukol siya sa pagpatay sa mahigit 4,000 drug suspect mula nang maupo siya sa pwesto noong Hunyo 2016. 4,000 deaths. When? Where? How? What did they use? Wala, basta it's an organized crime actually. Either papatayin ito kung ulol na ito o ako ang papatayin ito. Hindi na talaga yan. Because they have tasted ng dugo nga ng the devil. Samantala, nakipagpulong ang mga senador kay Pangulong Duterte kaugnay ng pagpapababa ng edad ng criminal responsibility. Ayon sa Pangulo, nais ng mga senador na huwag matuloy o mapawalang bisa ang nasabing panukala. Hindi na nagbigay pa ng kadagdagang detalye ang Pangulo sa nasabing pagpupulong. At sa halip, sinisi niya ang author ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 na si Senador Francis Pangilinan. Anya, kulang umano ang mga inilatag na paraan upang mapanagot ang isang minor de edad. Una rito, iminungkahi sa Kamara na ibaba sa 9 taong gulang ang minimum age of criminal liability, habang isang Senate bill na panukala ni Senate President Tito Soto ang nais na maitakda ang minimum age of criminal liability sa 13 taong gulang. Para sa Eagle News, Vin Pascua, I am 1 with 25.